Hey everyone, I am Jethro and welcome back dito sa World Explorer. And in this video, pag-usapan natin is eto nga ang bagong kuha nating bike, which is actually hindi siya bago, syempre, second hand na folding bike, which is yung Sugimura. Okay? And pag-usapan natin kung syempre magkano siya nabili, saan ko siya nabili, saan gagamitin, and ano yung mga plans na ayusin sa kanya or i-upgrade natin. Okay? So number one, magkano muna, nabili ko siya for 12,000 second hand. Siyempre mas mahal talaga yung mga tripod dahil mas compact siya and compared dun sa mga two-fold lang na bike. At the same time, medyo rare din kasi itong Sugimura. And ito yung binili natin dahil plan natin gamitin nga sa pagpupunta tayo sa mga coffee shop, madali siyang itupi, madaling ipasok sa loob, then sa mga malls and other establishment. So, din natin siya plan gamitin. Also, bike to work kasi pagka sa work, pagka nagpa-park kami doon, ano yun eh, park at your own risk, meaning hindi sagot ng admin ng building pagka nawala yung bike mo doon. Okay? Kaya plan ko, I mean, kaya kinuha ko to para akit mo lang siya dun sa taas, dun sa mismong office na ipapasok doon sa loob para at least sure 100% na nandong lang, hindi siya mawawala. So hindi na siya park at your own place. So yun yung plan dun sa folding bike. And yung mga upgrade, pag-usapan natin mamaya. Okay? Kung may mga question kayo, comment lang kayo. And yun nga, hindi ako masyadong familiar pa rito sa Sugimura na folding bike, which is ang alam ko lang is syempre from Japan siya. And tripod, yun nga, madaling ito, pero yun lang. Pero sa mga parts niya, tara pag-usapan natin, tulungan niyo lang kung ano yung mga sting niyo, may suggest niyo na better or saan pwedeng, or ano yung mga pwedeng gawin na sa tingin niyo mas makakatulong para dito sa bike natin. And overall, yung concept niya naman is simple lang, yun nga, minimal lang, wala masyadong gamit na nakabit dahil gusto nga mas compact siya. Yun, magagamit din natin for travel. Meaning, mas madali natin siyang isasakay sa mga LRT, MRT, kung gagawin natin yun. So, tara, check natin yung bike natin. So, ito yung overall looks niya, no? Okay. So, start tayo dito sa ibabaw. Yan. So, ito yung, ano niya, grit. Yan. So ito yung grip niya, para siyang foam na malambot, pero yeah, papalitan natin to. Okay, then meron siya ditong ipatayo rito. Yan, nandito yung shifter niya, pero yun nga, medyo hindi ako gamay dito dahil 3 speed lang siya and hindi ko gusto yung kulay, gusto ko sana black lang eh. Pero, eto na yung nandito eh. Pero ang tutusin, plano ko siyang tanggalin kasi yan, nandito lang tayo sa city eh. Sabaga, kung naka-tree na to, sakto na yun eh. Pagka ginaanan ko pa siya, okay, pag ginaanan ko, parang hindi ka na pumapadyak eh. Kaya, plan tanggalin to eh. The same time kasi, kung titingnan niyo yung cable, yan oh. Yan. Yan. Sa ilalim niya rito, isa lang talaga yung kabitan or yun nga, daanan ng cable. Kaya, blind ko siyang tanggalin. And pagdating dito kasi sa dulo, sa gusto natin, pag pumapadyak ako, eto. Yan. Yung distance niya dito. Ang lapit lang. Minsan, hindi ko alam ba't ganito yung kulay niya. Sumasayag yung ano ko rito eh, yung paa, yung likod. Kaya plan ko tanggalin. And the same time, mukhang hindi ko naman magagamit nga rin yung shift. Kasi kung tutusin, wala nga, parang hindi na ako pumapadyak pagka binaba ako ng yun sa pinakamagaan. Kasi in-upgrade lang to nung dating may-ari. Hindi talaga siya, hindi siya 3-speed nung binili daw. Kaya in-upgrade niya lang. Pero ako, mukhang ibabalik ko sa single speed. Okay? Yun ang plano dito. Kaya, tanggal lahat yan.
Pero maganda no, nung binili kasi natin to, may kasamang rim na, I mean, pati yun, yung hubs niya. Kaya, pwede nating palitan kaagad. Pero sa ngayon, tatanggalin ko lang muna tong part na to. Kaya mga cable. So, minimalist din kasi yung magiging style niya. Gusto ko nga malinis lang siya. And ito, tanggalin natin yan. So, yun muna yung mga gagawin. Puro tanggal muna. Then ito, syempre, maintain lang tong part na to. May roller na rin kasi nung binili natin. So, pagka bumili kasi ng Sugimura, pagka alam ko, wala talaga to. So, ina-upgrade lang talaga nila. Then, balik tayo dito sa ibabaw. So, ito daw ano na to. Itong embar ba tawag dito. Okay. Itong silver na yan. Galing daw ito sa, ano nga yan? Brompton. Okay. Kaya, iwan natin yan dyan. And, eto, brake lever natin. Yan muna. So, medyo matatagalan pa naman kasi yung pag-upgrade natin nito eh. Then, eto, pipinturahan lang natin to. Anyway, ano pala to ah? Metal frame. Hindi siya alloy. Then, eto, may sticker pa rito, no? So, actually, ito talaga yung pinagbila natin, si Reaver. Hindi kasama yung friends, yung Reaver lang. So, yan, marami siyang friends. Kaya with letter S yan, pagkakaalam ko. Yes, with letter S nga. So, tatanggalin natin to. Yan. Para mamaya natin tanggalin. Then, may sticker din sa abilang side. Teka, akunin natin. Ikot natin yung bike. So, yan, may sticker din dito. Mandalu yung actually, bikers yan eh. Okay. So, Tiger. Dahil Tiger City daw. So, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin lahat ng sticker. And then, may Philippine flag dito. Tanggalin din natin to. So, ang dami nating tatanggalin na sticker. No? Actually, tatlo lang naman. And then, may isa pa pala rito. Yeah. Copy Urban. So, ito yung copyhan dun sa Mandaluyong. Ha? Nasa Pilipinas ang Mandaluyong. Kaya, ba? Magkakasunod pa sila, no? Tapos, yan. Tanggalin natin yung mga yan. So, apat na sticker. Then, ito. Hindi natin papalitan to kasi nakasakto na yan dito hanggang sa ilalim. Itong seat post na to. Meron siyang shim dito pero hindi ko alam kung hanap natin ng bago. Wala lang. Pero hindi ako sanay nang meron nun eh. Pero importante yun. Then, ano pa meron dito sa bandang harap? So, itong brake. Yan na muna yan. Kasi ang plan dito is all black. Yun ang mangyayari. And paunti-unti natin i-upgrade kaya medyo matatagalan tong pag-upgrade natin and medyo matatagalan din ang pag simulan mga around mid pa ng 2023 tapos eto pala no yeah, gagawin nating itim black siguro yun nga eh parang gusto kong gawin ngayon black lahat eh para wala lang okay pero nasanay tayo ng black and silver eh so tripod nga siya no. So, eto. Pagka tinupi yan, lasing dito. Mamaya, pakita ko sa inyo na nakatupi na. Kasi mahirap magtupi eh. Okay. Yes, medyo mahirap magtupi. Hindi naman sobra. Pero it takes time. So, hindi pa ako nakapagtupi ng Brompton. Pero, feeling ko mas madaling itupi yung Brompton. So, yan oh. Kailangan mo yan eh dyan. So, pagka napahigpit ng sobra, ewan ko, hindi pa naman experience na humigpit to ng sobra na nahirapan talaga akong buksan. Then, meron din siya dito. Okay. So, yan. Natutupi yan dito. Mamaya, pakita ko sa inyo na. Tapos, eto, kailangan ibaba bago may tupi to ng maayos. Yung upuan pala natin, ang nakakabit dito talaga, dati na ang ginagamit niya is yung Brooks. Pero pinalit niya na yung ganito kasi mahal yung Brooks eh. So hindi ko alam kung ano ipapalit ko rito pero tingnan natin kung afford natin yung Brooks. Bakit hindi, di ba? Tapos dito lalagyan natin ang maliit na bag din. Kung kaya din natin yung Brooks, bakit hindi, di ba? So, yun. Ano pang meron dito? Yan. Meron din dito yung tupian sa harap. Okay,
kahit ako lang, no? So dito, yun, iba yung tornilyo. Dito ako nahirapan sa part na to. Okay, kasi pag nilawagan mo yan, kailangan alisin mo to eh. Ito, iaangat. Kaso, iba nga yung tornilyo niya. Hindi katulad nung nandun sa likod tsaka nasa gitna. Dapat ganito yung tornilyo niya. Saan yun? Ito. Dapat ganyan, napipihit. Kaso, iba yung nakalagay dun sa harapan. Kaya, kailangan ko ng special tools. Yan, dapat ganyan eh. Kaso, wala eh. Kaya kailangan ko ng special tools para tanggalin to. So, kunin ko lang yung special tools. Ayan. So, gumagamit ako nito para lang tanggalin tong part na to. Okay. Pero hindi naman ganun kahirap gamitin. Madlis lang naman, tsaka hindi naman ganun kabigatan to. So, number 13. Ayan. So, ganyan lang. Tapos, ilawagan ko siya. So, ito nangyari. Ito na. Kasi, wala na. Ito na yung maghihigpit talaga ng todo rito sa ilalim eh. Kaya, yun. Medyo, kailangan nga lang, siguradong dala. Siguraduhin ko na dala ko to lagi dahil pag wala to, hindi ko mahanap to. Pero, hanap tayo ng mabibilhan ng ganong screw katulad na nandun sa likod tsaka na nasa gitna. Para madali nating mabaklas to. Tapos another, no, pagka bibili kayo ng katulad nito, second hand na folding bike. Naalala ko kasi, pansin nyo, no, magkakaiba yung ano rito, yung bolts. Ayan, no, I mean, tama, yung screw. Okay. Magkakaiba yung nuts and bolts dito, tsaka yung nandun sa sana yung isa. Ito, iba rin tong itsura niya. Okay. Iba yan. Tapos, iba rin yung nakalagay dito. Ngayon, nung nandito, hindi ko napansin, nung tumatakbo ko, nagbabike ako, wala na pala. Kaya pala lumambot tong handlebar. Sabi ko, parang lumakas yung uga. Dahil tumatakbo ko, wala na to. Iba na to, bagong kabit na to. So, kaya dapat double check. Kaya yan, dinoble ko na yung ano rito. Nung kinuha ka tong screw na to, dinoble ko yung nilagay ko na ano dito na nuts kung tawagin nila, you know, dalawa yan para sure ako na hindi matatanggal. Okay, so temporary lang naman yan, pero sooner or later siguraduhin natin pare-pareho yung gagamitin na ano dito, mga nuts and bolts. Okay, then sa brake niya, yun nga, no? Hindi na natin papalitan to. Okay na yan. Tapos, yung binili ko to, may extra tires din pala to, tsaka extra interior, dalawa. Then, ito, hindi ko alam kung paano ang gagawin, pero lilinisan lang siguro tong part na to. Then, pedal. Yan. Papalitan natin to, yung natutupi. Then, sa likod, yung brake niya, ganito itsura. So, hindi ako masyadong familiar dito sa brake na to, pero yun nga, parang, ano siya, parang yung drum brake. Pero kasi ang pagkakaiba, nilalagyan daw ito ng oil. Kaya may type dyan, oh. Pwede ko siyang tanggalin. Pero huwag na natin tanggalin. Okay? So, yun yung itsura nung bike na to. Then, yung crank niya, hindi ko alam kung balikta rin natin. Yan. So, hindi ko alam kung ilan tin, hindi ko pa nabilang eh. Pero I think mga 48. And galing daw ito sa Pixie. And yan yung itsura niya. Okay, mukhang sa ngayon, hindi ko wala akong planong palitan, tsaka ang ganda ng chain niya. Okay, pero papalitan lang talaga natin yung pedal. Okay, maraming nga lang gas-gas to. Pero itong ano niya, wala namang yupe, kaya okay sa akin. Kasi re-repaint naman natin to ng black. So, tingnan lang natin kung ano maging colorway niya. Kung then, eto, wala, part na talaga yan ng ano eh, itong carrier na to. Part na talaga yan ng frame ng bike. Okay, and yun nga roller, in-upgrade lang. So far so good, may ganyan na. Kasi hindi, mahirapan pa tayo maghanap. Okay. Then yeah, tupi natin para makita nyo lang kung ano itsura ng bike na to pagka nakatupi. Basta tatlong fold lang naman siya. Dito, dito, tsaka dito.
Okay? Sige, fold ko lang saglit. Then, pakita ko sa inyo. Anyway, nakalimutan kong sabihin, no? May fender pala to nang nabili ko. Pero hindi nakakabit ngayon dahil hindi fanatic ng fender yung dating may-ari. Pero, or maybe hindi niya nga lang daw trip. Pero ako, binili ko na siya ng fender. Yan natin yung itsura niya. Okay, nabili ko lang to, 350. Sa harap at sa likod. Okay. So, hindi ko pa nakakabit. Pero, gusto kasing kabit pagka na-repaint na natin to. So, matatagalan pa. Okay. Yung fender kasi na nakabit na original dito is metal and yeah, kinakalawang na. Tsama, hindi naman kinakalawang, because maraming yupe kaya wala na akong plan ibalik yun. Okay? Sige, tupi na natin. Also, meron din pala siyang ano dito, no? Stand, which is Light Pro. Diyan na yan. So maybe ayoko lang makita yung brand kaya malaki yung chance na pinturahan natin na or takpan tong brand name ng Light Pro. Okay? And kung tatanungin niyo yung gulong, I mean yung roller nga, ang pangalan niya ay, yan. Hindi ko lang paano i-pronounce yan. Oxelo? So siguro, ganun na nga. Okay? So ano pa bang ano natin dito? So suppose, yan na. Think, wala na. Overall, sige. Ito, seryoso na. Tapin na talaga natin to. So yun, oh. Mabilis lang siyang tinupi. Pero yan, ganyan tsura niya. So ang tutuusin, ito nga problema ko is kalat-kalat tong cable. Pero may panali rito, ah. Pag tinali naman to, malinis tong tingnan, eh. Pero yun nga, feeling ko lang sobra talaga yung cable na to. Masyadong magulo. Kaya kailangan bawasan. And yeah, hindi ko magagamit naman itong ship, eh. Dito lang naman kasi ito sa city nga gagamitin. Okay? So, yung itsura niya. So, malaki pa rin siya, no? Kung tutusin. Actually, hindi naman malaki. Ibig sabihin. Maliit siya. Pero, kasi ang problema, hindi ko maiwasang i-compare dun sa Brompton. Kasi ang Brompton, pag tinupi mo, mapapansin mo kaagad, eto, nandun yan sa baba. Kaya malinis yung Brompton. Okay? Eto, tamo. Okay. Ito nasa taas. Kaya pag hawakan natin 'to, iiwas tayo ngayon kung dito tayo kakapit, no. Kailangan iwasan natin 'to dahil kung hindi ganyan, okay? May grasa ka. Kaya dito siya, dito ko siya binibitbit. Kung bubuhatin ko, pero mostly naman tinutulak ko na lang siya. Syempre nakaangat 'to para may handle ako. Okay. So, nalagyan ko yan ng tali para hindi bumukas yung pagkakatiklop niya. Okay? So, yung Brompton, hindi ko sure dahil hindi ko pa naman nakikita ng, I mean, hindi ko pa na-encounter magtupi or na-experience magtupi ng Brompton. Okay, ko, although gusto ko yon kaso masyadong mahal at the same time,
And gusto ko rin na unique, kaya ito yung kinuha natin. Okay, pero syempre kung afford talaga natin yun, bakit hindi? Okay, so for now, ito muna tayo. And another thing, syempre, folding bike, yung unang folding bike ko nga is Japan made, kaya medyo fascinated tayo sa mga Japan folding bike. Okay, so yun yung ano, no? Yung plan and idea dito sa Sugimura natin na folding bike. And yeah, comment kayo pagka ano, ha, may mga yun nga, gusto kayo suggest everything, or yun nga, mga places or main bike shop na pwede nating pagdalhan para maayos talaga itong bike natin, like mga paint shops, saan ba ako kayo mag-paint, yung magpapintura, ibig sabihin yung mga parts din ito, kung may alam kayo, comment nyo lang. Alright, good afternoon. So, hapon na. And dito tayo ngayon sa Pinondo Bridge. Okay, hindi pa tayo tapos kasi picture lang natin yung bike natin. Ito siya. Para lang may maganda tayong pang thumbnail. So maraming tao rito ngayon. Okay, so picture natin ang naalatag. And then, yung nakatupi. So, pasyalan nyo yung ano natin, yung Instagram para makita natin dun yung mga pictures. Or kung mail kayo, mag-browse ng picture and yung lahat ng shots natin sa bike natin. Okay, so yun. Sure na to. Dito na lang muna and see you sa next video.